Hello po sa lahat ng mga manlalaro ng ahedres. Welcome po muli sa pag-a-analyze ng game between Super Grandmaster Wesley Son ng USA versus Super Grandmaster Shakhriyar Mamedyarov ng Azerbaijan sa semifinal round game number 2 ng Riga FIDE Grand Prix 2019. Ito po yung sitwasyon na kapag na-draw lang ni Mamedyarov ang game ay uungos na siya papunta sa final round. At kung mananalo naman si Wesley, pupunta pa sila sa tiebreak games. Ngunit na-draw nga po ni Mamedyarov. So aalamin natin ngayon kung ano ba talaga yung nangyari, bakit hindi napilit ni Wesley, at ano naman yung strategy na ginawa ni Mamedyarov at na-hold niya as draw. So alamin na po natin. Okay, Wesley Saw played knight f3. So ayan, nakikiramdam. D5, kasi ang alam po natin ang knight f3 is very flexible opening or very flexible first move. Kasi inaalam pa niya, kinakapa pa niya kung ano talaga yung gustong mangyaring depensa ni Mamedyarov. So since alam naman niya na mas draw lang si Mamedyarov, ay okay na. So siya ay, as white, kinakailangan niya talagang manalo. Alright, so D4, knight f6, Wesley played c4, and then d takes c4. So sinimplehan lang ni Mamedyarov, gusto niya yung exchange lang. So ginawa niya, Queen's Gambit accepted. Ayan, and then Wesley played e3, e6, bishop takes c4, then c5, which is very mainline, then castle, okay, a6, so theory pa rin, then b3, okay, mini-welcome yung ano, yung coming d5. Actually, dito sa line na to, after a6, white can choose to play a4 to prevent the coming b5, pero it's not guaranteed na magiging okay pa rin ang white, kasi sa theory nito, marami pa rin equal chances. Ayan. So, after B3, so wini-welcome lang yung B5, then later on, babalik sa E2, and then babasagin mamaya ng A4 para ma-overextend ang queenside, and then mag-create ng mga weaknesses yung black sa queenside. So, yun ang plano niyan. Kaya, inviting lang yung B5 coming ng black. Okay, but then, C takes D4, so halatang ano lang talaga, draw lang ang gusto talaga ni Mamedyarov dito. Exchange lang, C takes D4, Knight takes D4 syempre, kasi kung pawn ang pangkakain, medyo ano to, mawi-weaken yung pawn sa D4, so pwedeng-pwede na mag B5, then after Bishop E2, Bishop B7, so mas maganda na yung control sa D5, and then at the same time, nandyan pa rin yung weak isolated pawn sa D4. Ayan, so dito, mas pinili na ni Wesley yung Knight takes D4, and then Bishop E7, simple development, Bishop B2, another simple development, and then castle, Knight D2, and then B5. Ayan, so dito lang ang logical na uuwian sa Bishop sa E2. Otherwise, kapag ka Bishop D3, ay, okay, so pwede ba yung mga E5? Mabibitin yung Bishop sa D3? Or merong, ano, for example, mag E5 dito, so may Knight F5, ayun. So hindi pala pwede makakapture dito sa Bishop sa D3, kasi nga meron pa rin bawi sa E7. Ayun naman ang bawi. Okay. Ayan. Alright, so after Bishop D3, ang ititira lang, simple lang, ay Bishop B7. Pero hindi na pinili ni Wesley dito sa D3 kasi mas vulnerable kasi sa attack. So mas delikado pa, baka mamaya biglang tamaan pa ng mga bala-bala sa center. Ayun. So kaya mas pinili na niya yung Bishop E2 para at least merong Bishop F3 idea mamaya, magko-control sa light square from F3 to A8 diagonal. Alright, so after Bishop E2, and then Mamedyarov played Bishop B7, then A4, so ito na nga yun drawback ng may B5. So pag A4, kumbaga parang ino-overextend yung queenside. So dito Mamedyarov played unexpected move, Knight C6, good move. Okay, so dito nasusunod po yung principle na the best defense is to counter-attack. Okay, napakaganda nung Knight C6 niya. Grabe, bilib ako dito sa Knight C6 na to. Good move. So, baliwala lang yung pawn sa B5. Parang binaliwala lang yung tension sa B5. So, ano ba yung meron? Okay, bakit binibigay yung pawn sa B5? Kasi dito kasi, kung hindi ka magna-knight C6, like for example, nag-B takes A4, may mga simpleng rook takes A4, and then matatarget na mamaya yung weak sa pawn sa A6. So, ayan. So, very annoying. Tapos, nagkaroon pa ng mga good squares ang white dito, nalululundag ang abayo. So, parang magkakaroon ng productivity. Okay? Yung white.
So kinakailangan lang dito ng black safety, safety lang eh. So hindi siya nangangailangan dito naguluhin ang posisyon. Otherwise, pwede pang makabawi ang puti. At pag nanalo si Wesley, syempre, dediretso sa tiebreak. So psychological din ito na kinakailangan hanggat maaari ma-maintain lang ng black yung balance ng posisyon. Alright? So pag kinapture, ganun ang mangyayari. So slightly disadvantage. And then, kapag naman nag-B4, makukuha na naman yung square. Pwedeng lumundag sa knight C4. Ayan, may mga ganyan. Then followed with the bishop F3. Okay? So pag B4, may mga rook C1 din. Ayan, to control the C-file. So yan po yung mga possibility. So dito, novelty. Kasi wala na siya sa power book ko. With bishop F3. Okay? So kasi dati ang ginawa dito, ginawa is knight takes C6. Ayan. Bishop takes C6, then followed with knight F3. Ayan. So yan yun. Simple lang, but then equal pa rin. So, syempre, kailangan mas twin si Wesley. Gumagawa na talaga siya ng mga dynamic, unbalanced position. So, talaga pipilitin niya talaga na mapilit ang position hanggat maaari. So, ganun po yun. Naintindihan naman natin si Wesley sa sitwasyon na ito. Alright? So, ginawa niya bishop F3. So, alamin muna natin paano kung i-capture yung sacrifice pawn sa B5. Kasi considered na sacrifice yan eh. Pwede ba? Kasi may ganito eh. Knight takes D4, bishop takes D4, then after A takes B5, hindi pwedeng i-capture with bishop takes B5 kasi may queen D5. Attacking, na mahahang yung bishop sa B5 and also attacking the pawn on G2 na mayroong mating attack. So yan ang possibility na mangyayari. So hindi pwede. Kaya mas pinili ni Wesley yung bishop F3, which is novelty. So sound pa rin naman kasi nakapin sa bishop sa B7. Ayan. So ang ginawa dito ni Mamedyarov, so napakaganda rin with knight D5. So blocking the pressure along the diagonal and then at the same time strengthening the knight. So mas pinalakas pa niya yung knight. Okay, so untouchable pa rin yung pawn sa A5 kasi nga, ayan, ito nga rin po nangyari. A takes B5 and then nag knight takes D4. Syempre, in between move, bishop takes D4, A takes B5 and then, ayan. So ito, medyo mahirap na, masyadong mahirap ng pilitin kasi equal eh. May parehong may pair of bishop, tapos wala naman masyadong connection para makomplicate. Ayan. So, wala naman masyadong tension. Pero, nagbabakasakali pa rin si Wesley talaga. Hanggang dulo. So, knight e4, b4. Ayan. So, finifix na yung parang magkaroon na yung ng square yung black sa c3. Then, ma-fix yung pawn sa b3. Ayan. So, and then, queen d2. So, ito, napaka-dry equal. No? Ito yung mahirap na sitwasyon na papaano pipilitin. Okay? And then, Mamedyarov played a good move with queen b8. So, with the idea of playing rook c8 later. Ayan. So, prophylactical move lang din. So, ganun lang. And then, queen b8, bishop c5. Trying to eliminate the dark squared bishop para mamaya ma-weaken yung pawn sa b4. But then, meron lang ding rook takes a1. Rook takes a1. Then, simple queen c7. So, obligado na uli. Bishop takes e7. Queen takes e7. And then, rook a7. So, looks promising. Okay, so maganda kasi naka-forward pero wala pa rin in reality. Mahirap pa rin. So, rook c8, control the c-file, syempre. And then, rook takes b7, so wala na talaga maisip. So, ganun na lang ang ginawa. And then, queen c7, knight takes c8, queen takes c8, bishop takes d5, he takes d5. And then, syempre, pasingaw muna. Okay, kasi wala eh. Hindi naman pwedeng i-capture to since meron pang back rank weakness. So, h4. Queen c5, ito medyo mahirap na h5, king f8. Okay, so nagsimula nang gumalaw yung king. Kasi nga sa endgame, sabi nga, king must be active. Ayan, so g3, so tingnan natin kung ano pa yung magagawa dito. King e7, queen d1, ideally, tumira ng queen g4, atakihin yung pawn sa g7. So, but then f5, hindi inalaw. And then queen d3, king f6, depensa, king g2, and then king g5, ang galing oh. Ang galing nung ano, good move yung king g5, ini-invite lang na tumira ng f4 para at least pagbalik doon mamaya sa f6 ay meron na weaken na yung pawn sa e3, pino-provoke lang, inviting lang yung f4 check. Ayun. Tapos pag king g5 nag f4 check na and then king f6 and then g4. Ayan, so pinipilit na talaga kailangan magwala. So f takes g4, then in forsado naman, then queen takes h7, then ito yung isa sa napakatinding ginawa ni Mamedyarov, yung queen c3. Very good move. Umalis man yung king somewhere, nakaka-assure yung black na depensado yung g7 kasi nga supportado na ng queen. So, nag queen g6 check,
king e7, and then queen takes g4, and then simple king d6 lang. So, ang galing nung king d6 para mamaya malayo na sa mga potential checks ng white na pwedeng gawin. Mga kalikot, kilite, kalokohan. Ayan, para mabago na. Tapos, king f3, and then simple queen takes b3, queen takes g7, then simple queen d1. So, dito, nagkumamay na si Wesley, draw na talaga, kasi hindi na talaga kayang pilitin. Let's assume, king f2, merong mga, kahit queen d2 check lang, di naman may iwanan to, mas vital yung pawn sa e3. So, ang daming check, katakot-takot na check. Okay, so, tabla na talaga. Ayan po, so, talagang matibay talaga ang pundasyon ni Super Grandmaster Shakhriyar Mamedyarov. Talagang hanggang dulo, ang lalalim pa rin ng binabato, accurate pa rin. Ayun, so talagang mauuwi talaga sa draw. Okay, so nakita natin, talagang pumapalag talaga yung black, bumabato ng mga counterplay. So yun ang naging best strategy ni Super Grandmaster Mamedyarov ng Azerbaijan. Okay po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po natuto uli kayo sa game na ito. At susubaybayan natin pa yung mga susunod na mga games, ng especially sa final game ng FIDE Grand Prix sa Riga 2019. Ayan po. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube, subscribe na po kayo para lagi kayong na-update sa aking mga new videos, maiinit na videos mula sa mga malalakas at super grandmaster na games. Maraming salamat po sa inyong lahat at magkita-kita po tayo sa susunod.